Hello po sa inyong lahat mga kamatsyas, magandang gabi po! Narito na naman tayo ngayon upang ipagpatuloy naman natin ulit ang ating series ng Attack and Defense at tayo ay nasa pangatlong yugto na. Ayan, so dito pag-aaralan natin kung ano ba talaga ang tamang pag-atake, yan ba ay accurate o bluff lang? Okay, ano naman ang tamang pandepensa sa maling balagbag na atake? Yan ang ating pag-aaralan dito, kaya yan ay attack and defense. Okay, mahalaga yan na ma-adapt natin yung mga tamang pamamaraan kung paano umatake at kung paano naman dumipensa. Okay, itong i-analyze natin ay sa bakbakan pa rin nila The Magician of Riga, Mikael Tal, at mula naman sa veteranong player ng URS noong araw na si Giannis Vysokis. Ayan, meron po kong nakalap na kanyang photo at hindi siya unknown photo ngayon. Meron talaga, no? At hindi ko alam na parang buhay pa ito, ha? Si Giannis Vysokis. Di ko lang po alam, kasi lahat ng ni-research ko, walang nakalagay na died, eh. Ibig sabihin, mukhang kasi 1938 siya pinanganak. Eh, 1954 itong bakbakan na ito. Ibig sabihin, naglaban sila. Eh, medyo bata-bata pa, no? 38, so medyo more or less mga less than 30, o hindi ako nagkakamali, no? 38, 54, ano lang yan? Basta bagets pa. Kayo na mag-compute mga kamatsyas. Okay, magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay live sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page, RNT Music and Chess. Alright, so 1954 pa ito, August 9 to 23, ginanap sa Leningrad URS. Siyempre, noong araw, long game talaga madalas ang bakbakan. Ngayon lang naman nauso yung rapid saka blitz, eh, itong mga bagong panahon na, eh. At ito ay team round robin, team tournament ito, at nagharap sila sa board 1. Okay? Si Tal pambato ng Riga, board 1 noong araw, no? Bagets pa lang pero board 1 na, at si Giannis naman ang tumapat sa kanya. Okay, so simulan na kagad natin ang rumble na ito mga kamatsyas. Paki-like po and share ang ating live stream, lambing lang po. Maraming salamat. Okay, so dito sinimulan ni Tal sa D4. Ayan, medyo nanibago ko, no? Meron palang sumikat na laban noong araw 1954. D4 ang laban niya, no? Kasi madalas ang tira talaga ni Tal mga kamatsyas, E4 talaga, eh. Pauusukin niya kagad ang board sa E4 openings. Pero dito, nag D4 siya. Tingnan natin ang preparasyon. Ang ginawa, nag knight F6 si Vysokis. Nag C4. Nag G6. Nag knight C3. Nag bishop G7. Nag E4, King's Indian Battle, at dito nag D6, nag F3, ayun. Okay, sa mga D4 player dyan na nagnanais na umatake kagad against King's Indian Defense, ang F3 po na semi-match variation, ang isa sa mga setup na napakagandang pang-atake, panghatid kagad ng bombahan ito, kasi ang F3, ang idea niyan mamaya, mag-G4, mag-H4, magpo-pawn storming yan sa king side. Okay, so dito, kinaslingan lang. Yan naman talaga ang pinaka-natural line. Bishop E3 develop and nag E5. Ayan, so itong idea na ito, kapag nag E5 formation, napapa D5 dito ang puti, eh. Kasi kung hindi papansinin yan mga kamatsyas, halimbawa kung mag knight GE2, may mga line na kumakapture dito sa D4. E takes D4, knight takes D4, and then mayroong immediate C6 ang black na makakapagpasabog kagad sa gitna. D5. Na talagang mainam ito sa black, kasi kapag naka D5 ka na, tapos yung black king nakapag-castling na, tapos isang rook E8, aba, lalabas parang black ang nauna sa development, meron na kagad siyang pasabog sa gitna. Yan ang kadalasan nangyayari, kaya dito pag E5 talaga ay napapa D5 to avoid that kind of counterplay, no? Yung meron kagad pasabog sa gitna. D5, close muna ang sentro. And dito, nag-knight E8 si Vysokis. Yun lang. So medyo nakulangan yan. Nakulangan dyan si Stockfish sa panahon ngayon. Kasi talaga naman ang laging tira dito na na-prove na malakas talaga ay knight H5 mga kamatsyas. Yan ay ginawa ni Magnus Carlsen ayon sa huling naging laro niya noong 2013 kontra kay Giri. Ayan, black si Magnus dito na uwi sa tabla noong Tata Steel Group A. Ayan. At knight H5 sa famous game naman nila Anatoly Karpov versus Garry Kasparov World Championship. Ayan, 1990. Okay,
So ano, 1985 bang alam ko ah? Ito 1990? Ayan po yan dito sa record ng Leeches database ha. Ayan, so si Kasparov talaga, paborito niya yan, nagda Knight H5. Followed with Knight F4. Then syempre, ang pinakapambato ng black dyan, kaya nire-release ang Knight para yung F7 ilagay sa F5. Tandaan nyo po mga kamatsas, no, konting kaalaman lang when it comes to pawn structure dito. Nagdidepende kasi sa center structure kung saan kayo aatake. So dito, saan nakaturo ang pawn? D6, E5. Saan ang direksyon? Dito. Diba? Ibig sabihin, ang direksyon ng atake, ang buhos niyan, majority ng atake niyan, ang buhos sa kingside. Okay, nakaturo dito sa kingside, diba? Hatiin natin, kingside ang atake ng black. At dito, kailangan talagang maka-F5 para mabuhay ang fianchetto bishop sa G7. Kasi kung hindi gaganyan, paano pa mabubuhay ang fianchetto bishop? Kaya dito, ang logic talaga, pakawalan yung F, ma-release, mailagay sa F5 para may tendency na talagang magkabukasan sa sentro at mabuhay ang diagonal HA2-A1. Yan po ang nasa likod ng idea niyan. Okay? Kaya effective talaga itong Knight H5 followed with F5. Yun nga lang. Ang ginawa dito ni Vysotsky's, eh nag-Knight E8. Ang isip niya, eh ganun din naman, makakapag-F5 din naman ako eh. Eh nga lang, mas aktibo yung knight sa H5. Meron kasing knight F4 makaka-atake kagad sa kingdom or sa territory ng white. Yun ang kaibahan. So balik tayo dito, knight E8, sinimplihan lang ni Tal ng queen dito and nag-F5. Ayan, pasabog kagad. Siyempre, kailangan talaga yan. Castle queenside, umiwas kagad si Tal kasi alam niya kagad ang mangyayari. So sinundan ni Vysotsky's ng F4, okay? Bishop F2 and nag-knight D7. Ayan, ang idea naman pagka ganyang structure, dapat mag-G5 ang black dyan, mag-H5, followed with G4. Yan naman ang idea dyan para eh magkaroon ng ganap dito sa kingside. Magkaroon kagad ng immediate pressure. Napakahalaga po mga kamatsyas ng paghahatid ng pressure sa kalaban. Nape-pressure natin ang kalaban sa pamamagitan ng pag-create ng atake. Okay? So, yan ang idea niyan. Dapat na gawin ng black, nag-knight GE2, develop lang, nag-knight B6. Ayan. Okay, so yung tirang knight B6 na yan, ang idea simple lang para atakihin ang pawn sa C4. Pero yan po ay dati pa, no? Kasi na-refute na yung tira na yan, queen E7 na. Ayan, ang tira nitong nakaraang 2004, naging laro, nanalo ang black, queen E7 na ang ginawa. Okay, pero kung suggestion naman ng strong computer engine Stockfish, knight C5 naman siya. Yan daw ang mas mainam. So ito binigay na continuation, king B1, then H5. Ang idea lang, mag-G5, then G4 later on. So dito, knight C1. So konting kaalaman lang po dito sa opening setup na to. So dito, ini-invite talaga ang white to play B4 na, sige, atakihin mo knight ko, pero babalik lang yan. Okay, ayan. So ito na yung pagkakataon ng black to play A5, babasagin ngayon kasi committed na ang shield ng white king. Okay? So meron po kasing mga pinoprovoke na diskarte na kapag naitira na committed na sabay aatakin, saka papasabugin. Ganun mga diskarte. Okay? So yan daw ang mainam na kapag nag-knight C1 dito, then simpleng mag-A5 lang. Okay? Still slightly better for white, pero mainam daw ito sa black. Yan ang suggested by strong computer engine Stockfish. Pero balik na tayo sa tinira noong araw na simpleng tineret ang pawn sa C4, simpleng dinipensahan lang ni Tal. Relax lang, queen D3, nag-G5, ayan na. Followed with H5, mag-G4 na, nag-king B1. Yun nga lang, hindi masyadong epektibo ang ganyang atake. Bakit? Mas effective sana yan kung nag-castling si Tal sa kingside. Kaso ang layo eh. Nasa kabila eh. Kaya kung mangiliti man dyan, medyo hindi masyadong iindahin, malayo ang king dyan. At dito, nag-bishop D7, tuloy lang sa pag-develop, nag-knight C1. O diba? Hindi naman palaging atakihan si Tal eh. Kumukunat din naman eh. At dito, yun nga lang, eh, medyo may pinagkairitahan si Vysotsky's na patira siya ng C5. Bad move alanganin mga kamatsyas. Kasi ang idea kasi dito na nakikita ni Vysotsky's, baka iniisip niya, oh naku, mag-C5 na ito. Mag-C5 na ito, aatake na ito. Nailang siya, no? Pero ang much better daw ay knight A4. Ganun pa rin naman, hold pa rin naman ang square sa C5. So may challenge pa, simplified sa pyesa, na kapag kumapture, capture, B3, then bishop D7. Ngayon, kung tutuluyan pa rin mag-C5 dito, eh kakapture rin lang daw yan,
Bishop takes c5, then knight d6. Napakaganda. Nagising na ang knight. Yung knight na yan, mainam talaga yan sa d6 square pagka ganitong sitwasyon, mga kamatsyas. Okay, followed with queen f6. Then, a5, a4, basag. Ang dami nang pwedeng gawin ng black dito na magagandang plano. Okay, hindi raw naman dapat kailangan niyang paparating na c5. Pero balik tayo sa ginawa ni Vaisokis. Nag c5, binalak niya kagad ang potential c5 ng puti. And dito, syempre, too much na yan. Masyado nang sarado. Ang gusto mangyari ni Vaisokis, sarado na, siya na lang ang aatake. Kaya dito, very logic, lagi nyo pakikiramdaman, mga kamatsyas, gawa kayo ng counter-attack o counter-play. Gagawa kayo ng way para maka-atake. Kasi, mangyari, tingnan nyo ha, halimbawa, pabayaan yan. Pagpalagay natin ang gawin lang dito, b3. Tingnan nyo, sarado na, sa na-atake, puti. Samantalang nakaporma na dyan ang black sa king side, edi siya na lang talaga ang titira niyan. Diba? So, kailangan talaga hahanap kayo ng butas, ha mga kamatsyas, hahanap kayo ng butas para magkaroon kayo ng atake. So, nag-d takes c6, very logical, good move. Then, nag-b takes c6, yan lang ang pinang-capture. Kasi, kapag bishop ang pinang-capture naman dito, mayroong malakas na c5. Hindi pwedeng capturein dahil matatalo sa pyesa, obligadong bumalik knight c8, then queen c4 check, king h8. Ang gagawin lang daw ay knight b3. So, may under pressure pawn ang black sa d6. And clear positional advantage daw ito sa puti. Okay, kaya minabuti na lang dito ni Vaisokis na ang ipang capture niya ay b-pawn. Pero tuloy pa rin, tuloy, c5. Ito na, yung nightmare na kinakatakutan ni Vaisokis. Di pa rin siya nakaiwas. So, nag c5 and nag knight c8 dito. Ayan, umatras lang. Okay, kasi kung kakapture naman daw ito, d takes c5, ang gagawin lang daw ay knight a4. Yun lang. Grabe, may pagpapahinog, no? Spectacular yung knight a4. Pero ito po, tira na ng computer engine ng knight a4, ha? Pero hindi ko alam, baka yan din ang nasa utak ni Tal. Knight a4 ang idea, knight ang ipang kakapture niya sa c5. Na, kapag kinapture knight takes a4, may queen b3 check lang, king h8, and queen takes a4. And then, anytime, kakapture na talaga yung c5 na yan. Plus, pag nakapture na yan, malakas ang pressure sa d-file, weak ang pawn sa c6, tubo pa sa positional evaluation. Okay? So, baka nga ito pang gawin dyan, knight b3, pang capture pa yung knight talaga eh. Yan, meron tayong mga technique na pagpapahinog sa position, ha mga kamatsyas? Hindi ko mo capture ka na, baka may much better, no, na mapapahinog mo pa yung position, yun ang tamang diskarte. So, balik tayo dito. Ang ginawa dito, hindi kinapture, nag-knight c8 si Vaisokis, then tinuluyan na ni Tal. Yan, c takes d6, grabe, di nakaporma, no? Lumalabas, parang sobrang late yung forma ng atake dapat na nagawa ng black. Nag-knight e takes d6, and eto na, sunod-sunod na, lumabas na ang pagka Mike Tyson. Bishop c5, ayun, diin ng atake sa knight sa d6, syempre, puwersado, rook f6, force move talaga yan. And then, bishop e2. Sabay hinto lang eh. Relax lang. Kasi dito, di pa rin naman makatakas ang knight. Kasi nga, bitin pa rin naman. Ang nagiging way ang kalaban, hindi mo mapapamali yun. Relax eh. Pero i-pressure mo. Kung makayanan man niya ang position, yung oras niya kumakain. Dalawa eh. Position at oras ang kinakain eh. Stress pa kapag may pressure. So dito, nag-queen c7. And nag-knight b3, gisingin ang tulog na pyesa, nag-bishop e8, ayun o, unti-unti rin niyang nire-repair na kapag alis ng knight, wala nang tatama ang queen takes bishop. Then dito mga kamatsyas, nandito na tayo sa yugto ng ating inaabangan. Paki-guess nyo nga po, ano kaya dito ang ginawang kakaiba, para sa akin kakaiba yun eh, ginawang kakaiba ni Mikael Tal sa posisyon na ito. Okay? So, bigyan ko kayo ng kaunting sandali at mamaya ipapakita ko sa inyo at babasahin ko naman ngayon ang inyong mga kasagutan. Okay, find the move or guess the move na ginawa dito ni Tal. Start! Sige po, basahin ko ang inyong mga comments, mga kamatsyas. Alright, sige, training. Okay, atake. Hanap tayo ng mga malulupites na pangwindangan talaga ng kalooban. Ayan, magandang gabi po sa aming mga tagapanood. Ayan, 400 live viewers sa Facebook page. At meron naman tayong
mainit na nanonood dito sa ating YouTube na 100. Ayan, magandang gabi po. Okay, sige po, find the best move. Knight D5, sabi ni Rogel Panilagaw. Ayan, Knight D5. De La Cruz Jomar, Knight D5. Okay, Knight EC4, sabi ni Alvin Pruna. And sabi naman ni Jens Cruz, Knight D5, Glenard, King D5. Letter N po, kapag Knight, capital letter N po yan, ha? Hindi K, yung K nilagay yun sa simbolo ng King. Alright, Emmanuel Generale, Knight D5. At dito naman tayo sa face sa YouTube. Sabi ni Guillermo Glor, Knight D5. Greg Ibasco, Knight D5. Ayan, paki-analyze mabuti, ha? Baka mamaya balagbag yan. Sige, ha? Paki-analyze po, paki-evaluate mabuti. Tal sacrifice, boom! Party, party! Sabi ni Miguel Carcueva, Knight D5, of course. Sabi ni Jeric Ong, oh, bam, kung nadalian lang, ha? And Mark de Guzman, 5DN. Binaliktad, no? Reverse. And sabi, shake hands coach. Sabi ni Jake Magallanes. Ayan, at Nico Esquadra, H4 coach. Ayan, dito naman tayo sa Facebook page. Robertor Batanas, Knight D5. Sabi naman ni Nico Esquadra, H4 lang, no? Relax lang, H4, basag lang sa kingside. Ah, kasi committed na yung G5, no? H4. Tingnan natin yan mamaya. Sabi ni Joshua Labages, Knight D5, sacrifice force. Knight D5. Talagang mainit na mainit kayo sa square D5, ha? Tingnan natin kung tama yan. Knight D5, double attack. Maraming salamat po kay Joel Asonto, H4. Ayan, salamat po sa inyong munting stars. Thank you very much. At sabi naman ni Kevin Abastar, Knight D5. Knight D5, master. Sabi ni Ronnie Bahar Jr., Alvin Mark, Knight A5. Aba, naiba naman. Knight A5, sacrifice yung knight sa A5. Paano kung kaldugin ng queen yun? Paano kung mag-queen takes A5? Diba? Okay, and Bishop takes knight. Bishop takes knight, paano po kung capturing lang ng tore? Ayun. So mamaya titingnan ko yung mga analysis nyo, ha? Iisa-isahin natin yan. At sabi naman dito sa YouTube, ayan, Bishop takes knight, sabi ni Loy Macbon. And ang sabi naman ni Jesse Malo, queen takes knight. Queen takes knight, sacrifice ang queen? Ba, malupites. And Knight D5, sabi naman ni Nathan Marquinez. And Lawrence Juice, Knight B5. B5 naman, doon naman. Daming tira, iba-ibang klase, malupites. Elmer Isla, dito sa Facebook page, Knight B5. Knight B5, pareho sila, ha? Ronald, Knight D5. And Franco Lego, H4. Atake lang, coach, sabing ganun. Malupites. Alright. Oh, sige po. Emmanuel Balansag Dalios, Knight D5, fork yan, coach. Ayun, fork na pala. Sabi ni Jake Fabian, Knight D5. Maraming salamat po, Sirta Otsisla. Natindi. 75 stars, maraming salamat po. Thank you very much. Ayan, Knight D5, Jason George Casino. Ah, Knight D5 na talaga, no? Push G-pawn. Ayun, naiba naman tayo, G3 lang, oh. G3 lang daw. And G3 kaya, coach, sabi ni Nico Esquadra. Ayun, medyo parang medyo strategic yung dati yung ano na. Horse para pin rock at queen obligado ka in horse para check libre rock. Horse na horse, eh. Knight po ang madalas sa term dito sa chess pagka horse. Ayan, horsey. And G3 ang sinabi naman ni Danny Filt. Knight D5, Francen Insoy. Maraming salamat po, Sir Ryan Palon, sa inyo pong 75 stars. Thank you very much. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa mga nag-share po ng inyong blessings. Thank you. And B. Del Cruz, Knight D5 coach. Baling naman tayo dito sa ating YouTube. Safira's Vlog H4, Dennis Brabat, Knight D6. Paano po nakarating yung knight sa D6? Knight D4 coach. Knight D4, panibagong sacrifice na naman yun, no? O yan, Knight D5, okay? So, tingnan na kagad natin kung ano ba talaga. Maraming salamat po, Sir Chow Guerrero. Thank you. Ayan, okay, sige. Tingnan na kagad natin ang showtime na ginawa dito ni Tal. Ang ginawa niya, walang iba po kung hindi Knight D5. Tama po ang Knight D5, no? Pero, nilagyan ng question mark. Pero para sa akin po, sabi nga ni Tal, di ba? We have two types of sacrifices.
We have two types of sacrifices. The correct ones and mine. Malupit yung pananalita na yon. Mabigat yon. Di ba? Mabigat yon, no? Correct ones and mine. Pero, nilagyan ng question mark ni Stockfish. Pero bago natin explore yan, atin muna pong laruin ang inyong mga nakitang malulupites. So meron ditong tumira knight b5, no? May nag knight b5. So sacrifice, pero ang gagawin lang po dito ay knight takes. Maaaring ang nakita nyo po ay c takes knight, no? Na ito ang binabalak nyo, may queen d5 check. Ayun, maaaring yan eh. So makatatagpas din naman ang Torres sa a8, yun nga lang. Kailangan nating i-consider ang isa pang pang-capture. May knight takes b5, wala nang kasunod. Yan ang mabigat dyan. So titingnan natin na lahat ng palo na po pwedeng gawing variation ng ating kalaban para siguradong safe and talagang may advantage, may benefit na makukuha. So may ganyan lang po. Knight takes b5 and the d5 square still protected ng c6 pawn. And mayroon namang tumira ng h4. Ayan, basag. Ang gagawin lang po dito ay g takes h4. Ayan, then pagpalagay natin, sundan natin ng idea, rook takes h4 followed with rook g6. Ayan po ang mangyayari. Medyo may pagka-positional, no? Kung ang binabalak nyo ay rook d, h1, then h6 lang daw. So medyo matagal-tagal panggirian, but still, nandyan pa rin naman ang advantage sa white, no? Kasi naka-establish ang pressure sa king side, pero matagal pang giri-girian yan. Ang dami pa mangyayari dyan, mga kamatsas. Si Tal gusto mabilisan. Ayan, at may tumira din naman ng knight a5. Definitely, blunder po kasi kakapturing lang yan. Okay? So, hindi siya effective. At may tumira naman ng queen takes knight sacrifice. Ow! Pag knight takes d6, wala pong kasunod. Okay? So, bago tayo magbibitaw, ingat-ingat, ha? Ayan. And then, may tumira din naman ng g3. Natandaan ko, g3. Ang gagawin lang po dito ay knight b7. Okay? Pagkakataon na ng black para maalis na yung pressure. Merong pang-neutralize sa bishop na nang iipit. Ayan, continuation, bishop f2 lang. Slightly better to clear advantage positional for white. Okay, pero, ayan po, sa kabila ng lahat ng inyong nakita, ito ang pinili ni Tal, knight d5. Pero bad move dahil lumamang ang evaluation ng black dito, mga kamatsas. Okay, hindi pala lahat ng tira ni Tal, eh, talagang accurate. Kung minsan ang puhunan, eh, bluff. Puhunan, lakas ng loob, bag. Knight d5, oh, grabe, tapang. Pero ang accurate move dito, mga kamatsas, ito talaga, queen c2. Ayan. Sa panahon ni Karpov, yung mga makukunat, Kramnik, ito na ititira dyan. Queen c2 lang daw ang gagawin. So, ang idea, maaaring may capture, paki-imagine nyo po, pag kinapture ng knight, maaring knight d5, ayan, nakapin, solid ang fork, maaring ganon, no? Maaring ganon. Or pag kinapture, pag tori naman, maaring ang gawin ay knight b5, atake sa queen, may pin. May mga ganong simple lang pero accurate yan. Ito ang mas pang long term daw na tirada, queen c2. Pero, yun nga, puntahan na natin ang ginawa ni Tal. Bag, knight d5, binalagpagan, and dito, kinapture. Kasi wala na eh. Kung di ka capturein, wala na. Diba? So, c takes d5, tama ang ginawang depensa dito. Good move. Queen takes d5, at natumbukan dito ni Vysokis ang malupites na depensa. Knight f7, genius move pa rin, lamang pa rin ang black. So, syempre, yun nga ang ipinunta dyan. Talagang kinapture ni Tal ang rook sa a8, then bishop c6. Ayan, so dito, medyo na mabigat, ano, mabigat eh. Kasi tingnan nyo naman ang queen sa a8. Saan pupunta? Pero, ganun pa man, no? Ganun pa man, may ganyan ang black. Aba, mayroon palang excellent move na pamamaraan na ginawa dito or way na ginawa. Unang tingin ko nung ako nag-analyze, ha? Anong gagawin dito? Sige po mga kamatsas, pakigess nyo ulit ang paraan na ginawa dito ni Tal. Kulong na kitang-kita ang queen sa a8 pero may paraan pa pala. Pakigess po, babasahin ko uli ang inyong mga umaatikabong live chat. Sige po, start! Ano kaya dito ang paraan na ginawa ni Tal? Kulong ang queen sa a8? Bakit hindi lumaglag? Nagawa ng paraan. Anip talaga, may waga talaga ang tindi ng chess nung araw. Sige po. Yun o. Sabi ni Prince Charles, kabagbag, bishop b6. Bag, grabe talaga binalagbagan. Bishop b6, may tumira naman Raymond Marty Victorino, rook d8. Ayan, coach, ang pogi mo. Bigla ako napahinturo na, sabi ni Kaiser Jan, maraming salamat po, appreciated. Kahit hindi pogi.
Sabi ni Emmanuel Balansag Dalios, Bishop B6. Grabe yung Bishop B6 ha, siguraduhin yung tama yan ha. Sabi ni Roland Labong, Rock DA check. Rock DA check. Pag kinapture, paano kung night ang pang-capture? Sige, mamaya titingnan natin yan ha. Resign, sabi ni Emmanuel Generale. Ryan Diaz, Bishop B6. Coach, batak na batak mag-analyze ha. Sabi ni Paul Tipon, opo, kailangan nating magpakabatak talaga para ma-share nating lubos ang ating mga malulupites na game analysis. Ayan, and dito naman tayo sa YouTube. Sabi dito ni Chad's channel, Sacrifice by Rook E8. Ayun, medyo nalihis yata po ah. Baka Rook D8 po yun. Ano? Rook D8 check. Okay, kakapture ng knight. Pag kinapture ng knight, ano kasunod? And sabi naman ni Rayster Von Adigan, Bishop B6, best defense is to counter attack. Ayan, malupit ang sinabi dito ni Von Adigan. Yun ang kanyang pananaw, ano, maganda. Bishop B6, sabi ni Renalyn Dominguez. And sabi ni Reggie TV, Rook D7. Rook D7. Pag kinapture ng queen, mamaya titingnan natin yan ha. Bishop to B6. Hanip yung Bishop B6 ha. Tama ba yan? Sige, titingnan natin mamaya ha. Then, Bishop B6 ayos, sabi ni Renalyn Dominguez. Aba, nag-iba na siya ng kasagutan. Ano? Napabilib siya sa Bishop B6 ha. And sabi naman ni Eugene Yu, Rook D7 sacrifice. Radel Ricafort, Rook E7. Baka Rook D7 po yan. Bishop C4 naman ang tinira dito. Relax lang ni King Tomador. Bishop C4, pag kinapture ang queen sa A8, ano po kasunod? Ayan, mamaya titingnan natin ha. Bishop to B6, sabi ni Ivana. Yun. Atay tayo. Pumasok na si Ivana. Sabi ni Feel the Love. Ayan, and sabi naman ni Muhammad Nur, Muhammad Lee, Bishop C4. Pa-capture talaga yung queen sa A8. And queen takes bishop. Ah, meron naman kumapture ng bishop. Ang tapang. Yung nga lang, anong continuation? Ano? Yan ang usapan dyan eh. Ng mga tanong-tanong dyan eh. And sabi naman ni King Tomador, sabay resign. Ah, talagang pabalagbag na. No? Resign na. Okay, sabi naman, dito naman tayo sa Facebook page. Jericho Carillo Eborde, Bishop B6. At sabi ni Kebo, Bishop E7 naman. And sabi naman dito ni Kaiser Jan, Coach, ang energetic nyo po, nakakagana manood. Nakakagana din po kasi ina-analyze natin talaga sa totoo lang. Sabi ni Gian Legaspi, Queen, Bishop B6. Queen takes B6? Paano po nakarating doon? Yung Queen nasa A8. Peace! Ayan, sabi ni Gian Legaspi, Queen takes Bishop. Capturing na. Maraming salamat po. Jose Libre, sa inyo pong 75 stars. Thank you very much. And sabi ni Alan Lavinia, Rook D8. Roberto Guillermo, Rook C1. Rook C1. Papalibre lang ang queen sa A8? Sabi ni Alan Lavinia, Rook D7. Okay po. Maraming salamat po sa participation nyo. Tingnan na kagad natin ito. Ang ginawa talaga dito ay find the excellent move. Bishop B6. Excellent. Grabe. May way pa palang ganyan. Hanip, no? Alam nyo, nakakabilib eh. Biruin nyo, sa actual talaga, ang hirap makita niya na. Ang hirap. Wala pa yan sa computer age. Noong araw, wala pa. Wala pang ang engine noong araw eh. Over the board lang eh. Pero may mga nakikitang ganun. Kakaiba talaga utak, ano? Kakaiba talaga eh. Kasi ako po, bilang, syempre kahit papaano, may kaunting experience na rin po. Ang hirap i-over the board niyan para matanaw yung ganyan. Talagang dito pa lang, ibig sabihin mga kamatyas, dito pa lang, balik natin ha. Dito pa lang, bago pa lang siya mag-decide ng knight d5, nakita na niya yon, nakita na niya, natanaw na niya yon. Hirap yun ha, mula dito makikita mo yung bishop b6 na yon. Tingnan niyo po, kayo pong lumagay sa side ng black, ng puti. Ang hirap ma-imagine yon. Knight d5, capture, knight f7, kinumpute niya yan ha. Dito po kasi, kinumpute na niya yan. Paano kung mag-rook f7 harang? Paano kung mag-bishop f7 harang? Paano kung mag-knight f7 harang? Ganong kalupit mag-analyze yung mga yan. So knight f7, alam pa rin Italian. Bishop c6, alam pa rin niya yan. Ito ang inihanda niya. Grabe ang saving move na yan. Kasi kung wala yan mga kamatyas, naku, paano na? Kulong na ang Reyna sa a8. Ang tindi, malupit. So, tingnan po natin yung iba ha, may nag-rook D7, sumagot, kakapturing lang po ito, queen takes D7. So still, nandyan pa rin ang threat na kapag
Queen B8 then magku Queen E8. At dito, kung magbibilangan tayo ng pyesa, 3 minor pieces na lang sa puti and 4 minor pieces pa sa black, lamang ng isang pyesa black, losing ang puti dito, no? Decisive advantage for black. Okay? At may tumira naman dito ng Queen takes Bishop. Pag kinapture sinabay, Rook takes lang, wala pong kasunod. So tandaan natin, dapat napaka-importante ng follow-up pala, naging F na. So dito, may tumira naman ng Bishop C4, wala ka-capturing lang yan. Okay? At may tumira naman dito ng Rook D8 check, pinakapang remedyo, yun nga lang ang problema dito, ang ipang ka-capture dyan mga kamatsas knight eh. Kung queen, makakatira ng queen B8, makakatakas, no? Pero pag knight ang pinang-capture, in prison pa rin, kulong pa rin ang queen sa A8 mga kamatsas. Okay, nakaselda pa rin, wala talaga magagawa ang queen dyan. Okay, kaya pag Bishop C6, talagang eksakto ginawa ni Tal, Bishop B6, and obligadong capturein ito ng pawn. Kasi kung kakapturein ng queen, eh laglag ang knight. Diba? Yan ang paraan eh. Kapag naman, hindi pwedeng capturein niya ng ano kasi naka-open check eh. So, A6 B6 ang ginawa, then nag-rook C1. Ayun ang remedyo. Grabe, sakto. Ibinalik lang yung ano, isang pyesa pero sakto pa rin. So, lumalabas dito, knight sa knight, bishop sa bishop, then rook sa rook, then 2 minor pieces sa isang tore. Yan ang kapali. Pero grabe, ang ganda ng posisyon na ng puti, no? Pero dito ha, evaluation wise, lamang pa rin dito ang black. Nag-bishop takes A8, nakipagsabayan na si Vysokis. Nainip na, no? Baka kasi kumawala pa ang queen, makalikot-likot pa ng kung anong gagawin pa ni Tal. Pero ang best move daw dito, ang best defense, Bishop F8. Relax lang daw. Bishop F8 ang best move. So, intayin talaga na mag-Bishop B5 dito, pamuwersa, saka pa lang daw kakapturin ang queen sa A8. Ano idea? Pag nag-rook take C7, may knight C D6. Ayun, magkakaroon ng tempo. Yun ang idea kung bakit intayin mo na, i-invite mo na ang white to play Bishop B5 para pag knight C D6, then may tempo attack sa bishop. Aatras daw Bishop D3, then G4. Ayan na. Simulan na ang nabinbin na plano nung una pa lang. G4 to attack. Idea, pag kinapture, syempre mayroong bishop takes or knight takes. Yun ang idea. Babagsak ang E4 pawn. Okay? So, halimbawa, kung ang gawin dito ay mag-G... Ito kasi binigay na continuation, Bishop D3, G4, Rook HC1, may Rook H6. Ayan o, walang dapat ipangamba sa Rook A7 dahil may Bishop B7. Ang tibay ng depensa, o tigas pala ng knight na yan. Then followed with Rook takes H2, kiliti sa kingside. Then later on, mape-pressure ang pawn sa G2. Yan naman po ang tamang pamamaraan kung papaano din depensa. No? Kung minsan kinakailangan meron tayong dapat i-invite na kapag nagawa na, mag-gain tayo ng tempo. Yun ang diskarte na dapat makuha natin. Bishop F8, ang maganda pa sa Bishop F8 at the same time, naputol yung pressure ng back rank kasi laging di makagalaw ang knight na kapin. Okay? So balik tayo, ang ginawa ni Vysokis, kinapture niya kagad eh. So nag-rook take C7, rook C6, rook C1, rook take C7, rook take C7, knight CD6. Bigla nagpahinga dito si Talo. Knight dito. Okay, relax. Bishop F8, bishop C4. Kapag kalamang na, material exchange up. So, find the best way to simplify the position. Exchange. Pero nag-bishop E6, pumreno po. King G7, nag-A4. Ayan, basag na. Grabe, ang hilag talaga ni Talo sa mga ganyan-ganyan. Ano? A4, king F6. Pero tingnan muna natin mga kamatsas, paano kung capture ng A4? Meron daw knight C4. Ah, oo nga, no? Tindi, no? Parang idea, pag nag-knight ng C4, kakapture muna sa knight, then saka babalikan ng capture. No? Yun ang idea. Pero hindi naman force yon. Ang isa pang idea, kakapture ng knight, pag kinapture ng bishop, babagsak pa rin ang knight sa F7. So makakapag-create pala ng matinding pressure, no? So dito, king F6, umiwas kagad sa strong pin pressure. Napilitan ng kumapture, capture, then capture din. Bishop B4, knight C4, G4, rook A7. Naku po, grabe, nakulong pa ang bishop. So, capture, bishop takes E4, nagwala na, F takes E4, knight G5, mga last sort ng chances, pero nag B6 na lang. Bishop C5, rook A6, knight E6, and B7. Ang tindi, no? Tagumpay. Kung minsan talaga, kailangan nating matuto na kahit na hindi masyadong accurate, no? Huwag lang masyadong maling-mali.
Yun nga eh, yun nga yung mga atake ni Tal eh. Hindi siya ganun ka-accurate mga kamatsyas. Hindi siya ganun ka-accurate. Pero ano, pumapatak kasi ang hirap naman talagang salagin eh. Parang ang hirap sa human eye na ang makakasalag naman, ang makakasangga, ang makakasagot, computer engine. Parang ganun kasi ang lagay eh. Ayan. May mga ganun sa chess na dapat tayo makasanayan. Maganda, maganda ang style talaga nito ni Tal eh, no? Nakakatuwa. Okay, maraming salamat po mga kamatsyas. Sana nag-enjoy kayo sa ating show ngayong gabi. At ang next schedule natin, 12:30 bukas ha. Araw-araw po yun, weekdays po yun. 12:30, 3:30, and 6:30. Okay, so bago tayo magtapos mga kamatsyas, meron tayong pa-tournament no, na palagian natin pinapatugtog. Yun po ay nakapin sa ating RNT Music and Chess Facebook page. Pakibisita nyo na lang. Doon po kayo mag-comment para makasali kayo sa darating nating palaro this coming Friday. Every week yon, every Friday at 8 p.m. Okay? At bago tayo magtapos, binabati natin sila Franzen Insoy, Darren Enrico Mercado, Mark Spencer Victoriano Apolinario, Christopher Cerezo, Jerry P. Corong, Randy Jr. Camarig L.O., John Harold De La Rosa, Kyle Sejan Palen, Marion's Play, Chad's Channel, Precious Joy Mercy, Miguel Carcueva, Rexel Oclarit, Joshua Labaquez Amido, Jomari Sumikad N. Kiso, and Kenneth James, Julian Elegino Espinoza, Kaiser Jan, James Manuel Angelo Medina, Jenaline Dominguez, at kay Giovanni Ruiz. Shout out coach from Leyte, pero nasa Bulacan ako ngayon. Love you and thank you sa analyze mo coach. Yun po ang RNT po, ang YouTube natin, ang channel natin ay nagmamahal sa ating mga kamatsyas. So we love you too mga kamatsyas. Okay, so Roberto Jr. Batanas, good evening coach po. Shout out watching from Nasipit, Agusan del Norte. Hello po sa mga taga Agusan del Norte na kamatsyas natin dyan. And Jomar Casabar Aban Somera, shout out from Aurora Province. Hello po sa mga taga Aurora Province. Kay JDP Corong, shout out coach from Greece. Wow, ayan, nakarating po ako sa Greece noon 2002 sa World Youth Chess Championship. Kasama ko dyan si GM Mark Paragua nung bata pa kami. World Youth Chess Championship sa Greece. Sa Iraklion po kami. Ayan. And binabati natin sila Jemai Borja Porteza, Maray na Banggi coach from Bicol. Di po ako marunong Bicol eh. Pasensya na. And Erwin Sales, good evening sir. I am Nava, shout out from Los Baños, Laguna. And PH Dadbon, PH Dadbon, shout out po sir mula Geneva, Switzerland. Ay, hello po sa mga taga Switzerland na kamatsyas natin. And Pedrico Fernandez, shout out sa asawa ko Maureen Fernandez, nagseselos to kakapanood ko sa'yo. Ayun po, nako. Sana po isama niyo po ang asawa niyo panonood para wala nang selosan. Matututo pa po kayo. Ayan, and kay Alvin Mark, coach, ang sobrang galing mo mag-analyze. Madami ako natutunan. Maraming salamat po, Sir Alvin. Ha? Appreciated too much. And Troy Mamalias, shout out coach. Lahat ng video mo po, wala ako pinapalampas, Troy. Troy Mamalias ng Kidapawan. Hello po sa mga taga Kidapawan. And Peter North, pa-shoutout coach from KSA Damam. Ayan, mga kababayan nating tawid dagat na sa Saudi Arabia. Shoutout po sa ating mga kamatsyas. And thank you po sa aming mga star senders na sila Pedrico Fernandez, Joel Asonto, Xirtap, Otsisla, Ryan Palon, Chau Guerrero, Kibo, Jebi Abulag, and Raul Ravago Jr., Jose Libre, and Morales RG. Maraming maraming salamat po ulit mga kamatsyas. Thank you very much sa ipinahiram niyong oras para mapanood ang ating palagiang chess show. Ayan po, so habol daw natin sila Dominic GF, Alan Lavinia, Ruel Omay, and shout out kay Romel Calixtro. Maraming salamat po ulit. Magkita-kita tayo bukas sa ganap na 12:30 ng tanghali. Pauusukin uli natin ang ating tanghalian sa pamamagitan ng chess. Maraming salamat po. Bye!